Pero bakit po ba ang isang kabataan ay gumagamit ng drugs? Una ko, ang isang kabataan po, kapag nawalan siya ng pag-asa sa buhay, mawawalan siya ng respeto sa sarili niya. Pag nawalan siya ng respeto sa sarili niya, gagawin na po niya lahat ng gagawin niya sa katawan niya na hindi na po iniisip. So ano po kailangan natin para sumpuin ito? Bigyan po natin ang pag-asa ang mga kabataan natin. Pero kung makikita po nyo sa Maynila, palit tayo ng palit ng leader. Tuwing eleksyon, ganito na lang eh. Di ba? Tuwing ganito na lang, lahat ng sinasabi ng politiko magaganda. Pero hanggang ngayon, kumakain pa rin tayo ng basura. Anong tawag natin doon? Pagpag. Di ba? Hindi lamang po droga ang problema natin. Yung droga po ay byproduct lang yan ng totoong problema. Lutasin po muna natin ang unang problema. Ano po yun? Bigyan ng pag-asa ang mga kabataan. At yan po ay kayang ibigay ng ating super mara kamulungan. Yes! Yung barangay yan. Bisig pa ba kayo? Yes! Nasagutin mo yung tinanong mo kanina. Ako po ay matagal sa PIDEA. Kinuha po kami ni Duterte para patahimikin ang Pilipinas. Ang galing, di ba, no? Pero, hindi pa rin tumahimik. Alam niya kung bakit? Ang problema po ng Maynila at ng buong Pilipinas, kinakailangan po ay palakasin ang barangay. Ano sabi ni Martin Dino? Ang unang nakakaalam kung sino ang nagbebenta ang barangay. Yung nagpalitan ng asawa, alam ng barangay. Yung nawawala ng palanggana, alam ng barangay. Pag tinanong mo yung barangay, hindi masagot. Pag kami ang umupo, siguro hahawakan ko yan yung sinasabi mo tungkol sa drug. Yes. Bakit? Ginawa ko po yan sa Pirinya Rizal. Ang aking kinakapatid na mayor, sabi niya, pare, pag umupo ako dito, problema ko ang drug. Pag upo pa lang yan ang mayor. Ako kagad ang pumilit ng chief of police. Ako ang pumilit ng barangay. Alam niyo kung ang tawag sa akin sa Pilipinas Rizal, Little Mayor. Bibigyan ko kayo ng 2 oras. Mula alauna hanggang alas 3, pumunta kayo sa munisipyo para malaman ko kung sino ang atin. Pero pag hindi kayo pumunta, may listahan ako. Alam niyo kung ano nangyari? Naku, lumabas ko lahat yung atin, pumunta sa munisipyo. O, listahan. Magre-report kayo linggo nito. Okay? At yung barangay, patatawag mo yan. Ikaw barangay, tutukan mo ito. Ako po ay member po ako ng Board on Parole and Probation. Yung mga nakulong na, pinabait namin, yung mga nasa labas, pinabantayan po namin yan. Ganun po naging trabaho namin. Ang problema po, sa ating barangay, wag lang muho naman magagalit yung mga kapitan, yung mga kagawad, eh medyo natatamaan. Correct. Ang gagawin mo natin, pag umupo po ang ating mayor, ang ating vice mayor, at yung mga nakaupo, ay pagtulungan po natin. Siguro, maglalagay mo ng isang training center para sa barangay, ituturo ko sa inyo kung paano nyo huhulingin yung constituent nyo. Expert po ako dyan. Ha? Hindi mo sa akin pwede sabihin, ay hindi ho, yung anak ko eh, matino ho yan. No. Sinasabi mo lang matino kasi anak mo. Ang gagawin natin dyan, katulad ng ginawa namin ni Alfredo Lindon. Bigla namin kinukuha yung bata. At ini-interview namin. Ano ginagawa mo? Bakit tumibili ka ng droga? Saan ka bumibili? Ano masabi niya? Eh kasi yung tatay ko parang yung akin.
Nakita mo na. Pati yung tatay tinuro na. Ngayon, ang tinatanong mo kanina kung paano masusupo yan, palakasin po natin ang barangay. At ako, mapipilitan ako kung sakali na ako ay lumusot na konsyal sa 4th District, aakuin mo po yan, yung tinatanong mo. Yung kinakailangan bahay-bahayin ko sa buong Maynila ang gumagamit na droga, isa-seminar ko. Yan po ang trabaho ng Board on Parole and Probation. Umaling. Ang umaaling daw, nagkakasundo. Tama, mali? Yan. Ang magulang, hindi niya kasundo. Pero ako, nakakasundo ko yung adik. Ano ba kung bakit? Una muna ang tanong ko sa iyo, ito. Anong ginagawa ng tatay mo? Eh, nagsusugal po. Eh, yung nanay mo, nagtotong iso sa kabila. Napapabayaan ho kami mga magkakapatid. Kaya dapat, tutukan din po ng barangay. At pangalawa, tutulungan ko po din ang ating mayor tungkol sa traffic sar. Ayan na. Ang driver at saka MPTP, hindi po magkasundo. Am I right? Tama. Inuhuli, walang violation. Inuhuli, mali. Bakit? Eh, marami akong kaibigan ng MPTP. Pero gawin mo natin yung trabaho natin. Diba? Minsan nakaparata. Bumili lang ng sovereign sa harap. Nakaklam na. Plus maliyosin. Yung sovereign 10 piso. Yung klam 1.5. Sino naklam na rito? Ay, yung mami na. Malalaman natin yan. Diba? Bumili lang ng sovereign 10 piso. Yung klam 1.5. Plus maliyosin. Kung gano'n, iseseminar din natin ang mga nagre-reker, mga nakakla. Jeepney driver yan. Kumikita naman ng 400 yan, ikakla mo. Ang tinatawag mo doon, eh, dapat bigyan ng consideration. Diba? Ngayon, ang ating mayora, diyan magaling sa consideration. At yung tinanggit niya kanina, tungkol sa ambulansya, yun din po ang project ko. Kaya nga lagi kami makausap ni Imelda Papin eh. Ano ba kung ano sabi niya? Partner, eh sana tumagal ako dito sa PCSO para marami akong matulungan. Yes! O, diba? Pero ano niya na nakakatuwa, no? Natinig ko kanina eh. Dapat bawat barangay ay may ambulansya. Tama po yun. Pero kung hindi po mauupo ang ating Super Mara, wala pong ambulansya. Pero bago po, ako na nangangako sa inyo. Magagawa po namin yan. Maraming salamat sa tanong mo, Malingan. Maraming salamat po. May pa-hapyo pa. Ma'am. Okay. Meron po tayong pakikilala na lang. Meron po tayong pakikilala na makakasama natin sa kaseho. Makakasama sa kaseho. Si Ricardo. Mari. Yes!